Open your Bible in Ephesians chapter 2. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Now, ang Book of Ephesians po ay nahati po ito sa dalawang bahagi. It is divided in two divisions, yung pong doctrinal content and practical application. Ang doctrinal content po, nahati po siya sa tatlong chapters, chapter 1, 2, and 3. And then yung practical application, chapter 4, 5, and 6. Yan po ang bahagi po ng Book of Ephesians. And yung doctrinal content po, meron po itong limang section. Nahati po ito sa limang section. Ito po yung una sa chapter 1. Yung bahagi po nito, dito ipinakita po ni Pablo yung mga pagpapala at mga blessing na meron tayo kay Jesu Cristo. The blessings and our position, the position of the believers in Christ Jesus, makikita natin dito sa first section po ng doctrinal content that God bless the believers with spiritual blessings, that God choose us that we should be holy and without blame before Him, that God predestinated us unto the adoption of children, that God made us accepted in the beloved, that we have redemption, that we have forgiveness of sin, that God abounded the riches of His grace toward us, God made known unto us the mystery of His will, and we obtained an inheritance, and we were sealed with the Holy Spirit. Yun po yung mga pagpapala, yun po yung mga katatayuan natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. At dito ipinakita po ni Pablo sa first section po ng doctrinal content. Pangalawang section po ng doctrinal content, ito po yung naglalaman ng panalangin po ni Pablo. After hearing po yung pananampalataya at pag-ibig po ng mga Ephesians church members, Paul continually prayed for the Ephesians that they may know the three things. He specifically prayed for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God na magre-resulta na malaman nila yung tatlong bagay. Naalala natin yung the hope of God's calling, the riches of the glory of His inheritance, and the exceeding riches of His power. Dito po yan sa second section. Now, third section po, nasa chapter 2 po yun, chapter 2, verse 1 to 10, ito po yung nagpapatungkol sa workmanship ng Panginoon or the product ng Panginoon. Ito po yung blessings, prayer, at workmanship. Dito po makikita natin na ang mga Kristiyano ay produkto ng Panginoon in the sense that we have passed na kung saan tayo iniligtas ng Panginoon. Past condition where God saved us. At meron tayong present condition at meron tayong future condition. Yung po ang section na ito, third section. Now, today, we're going to introduce yung ika-apat na section po ng doctrinal content, which is chapter 2, verses number 11 hanggang verse number 22. The third section. Ito po yung naglalaman kung paano ang tayo, mga Kristiyano, are in one body. In one body. Nagpapatungkol po ito, of course, according sa context, yung one body na tinutukoy po dito, yung pong church at Ephesus. Mm-hmm. Yung kung saan yung mga recipients ng sulat ni Pablo ay sinabi ni Paul, you Ephesians believers, you are in one body. Right. Mm-hmm. So, ito po ang third section nito. Go over in Ephesians 2. Ephesians 2, verse number 16. Ephesians 2:16, basahin po natin ng sabay-sabay, and then we're going to pray. Ready? Read. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, na kami, Panginoon, ay kasagitna ng tag-ulan
ay nasa lugar ng sambahan, ng inyong pong tinakdang lugar upang kami magtipon. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, katapatan sa amin. We're praying, Ama, na sa umagang ito, bigyan niyo kami ng kaunawaan ng inyong pong salita. Tulungan niyo kami na maunawaan po ang Book of Ephesians at upang kami, Panginoon, ay lumago sa inyong pong salita at higit sa lahat magkaroon ng pagbabago sa amin pong mga buhay through your word. We pray na bigyan niyo kami ng tulong. In Jesus' name we pray. Amen. So today, we're going to have an introduction sa ika-apat po na section ng doctrinal content. Kung saan, dito, ang mga mananampalataya, specifically, we are in one body. Of course, according sa context, like I mentioned a while ago, yung one body na tinutukoy po ni Paul dito, yung one body ng church at Ephesus. But in application, tayo po, kung ikaw ay member ng isang simbahan, ikaw ay kasama sa isang body ng Panginoon. Now, ito pong section na ito, Paul explains the unity of the Jews and Gentiles in one body. Kung ito po ay soteriological, meaning soteriological, yung third section patungkol sa kaligtasan ng mga mananampalataya, yung ika-apat po na section ng chapter 2, ito po ay ecclesiological. Meaning, ito'y patungkol sa kaligtasan, ito'y patungkol sa simbahan. So, meron pong similarities po yan. Dito, makikita natin, before, meron tayong past condition at meron tayong present condition. At dito din si Paul, sa kanyang structure ng kanyang sulat sa chapter 2, in terms ng ecclesiology, meron din tayong past condition at meron tayong present condition in one body. Now, tandaan niyo po, yung church at Ephesus, meron na po yung kahit po ang church at Ephesus, ito po ay binubuo. They are composed of Jews and Gentiles. Ang tone at ang message ni Paul in this section is to tell whether you are Jew or whether you are Greek, as long as you are part of the church at Ephesus, you are in one body. Now, bakit yun ay isang mahalagang bagay? Why? It is important. Kasi kung tatandaan po natin, tandaan nyo po, ang Jews at Gentiles, meron pong distinction, meron pong division, at meron pong enmity ang Jews and Gentiles. So tandaan nyo po, ang church at Ephesus, ito po'y binubuo ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. Go over in Acts 19. Go over in Acts 19. Ang church at Ephesus po consists predominantly of Gentiles with a likely presence of some Jewish members. Kung titingnan natin in Acts 19 verse 10. Acts 19 verse 10. In Acts 19 verse 10, sabi po dito, and this continued by the space of 2 years, yung pong ministry ni Paul sa church at Ephesus, so that all they which dwell in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greek or Gentiles. So dito po, isa ding nagpapakita na even in Ephesians 2, we can have a biblical assumption that the church at Ephesus ay composed not only of Gentiles, but also of Jews. And there's a problem between the Jews and Gentiles. Dahil meron pong pagkakaiba sila, merong enmity. At yun po ang dinil po dito ni Paul sa Ephesians 2. Meron pong pagkakahiwalay sila. Bakit po? Go over in Romans 9:4. There's a difference. There's a distinction between the Jews and Gentiles. In Romans 9:4, in Romans chapter 9 verse 4, so we understand that the church at Ephesus is composed of Jews and Gentiles. And in Romans 9:4, we know that the Jews who are Israelites, Romans 9:4, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of law and the service of God and the promises. Ang mga bagay po nito, alam natin that the Jews, the Israel, is the chosen nation of God. Kung saan pertaining yung pagiging adoption, yung kaluwalhatian, yung covenants, the giving of law, at paglilingkod sa Panginoon. At yun ay para sa mga Hudyo lamang. However, ang mga Gentiles, govern in Ephesians 2:12,
Ephesians 2:12, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. And that's the problem with the Gentiles. Kung ang mga Hudyo, sa kanila ibinigay ang batas, sa kanila ibinigay ang mga pangako ng Panginoon, there are many covenants that God made between Him and Israel. Pero ang mga Gentiles, tayo po ay Gentiles, we were without Christ. Ang ibig sabihin po noon, we don't have an idea of the coming Messiah. Ang mga Jews, they know that the Messiah is coming. Pero in general, ang Gentiles, nung time ni Paul, they were without Christ. They are aliens from the commonwealth of Israel. They are strangers from the covenants of promise. They don't have hope. And they were without God in the world. So that's the problem. Ang Jews and Gentiles. That's why, naging tendency po, the Jews, because they know that they are the chosen nation of God, they boast themselves against the Gentiles. Dahilan sa alam ng mga Hudyo na sila ang piniling bansa ng Panginoon, nagmalaki sila against sa mga Gentiles. Mapapansin nyo sa Ephesians 2:11, inatawag nila na ang mga Gentiles are uncircumcised. Sabi ng verse 11, wherefore remember that ye being time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called circumcision. Tinatawag ng mga Hudyo ng mga Gentiles na uncircumcision. We're going to discuss that next week, kung anong tinutukoy dito ni Pablo. But I want you to know that the church at Ephesus, they were composed of Jews and Gentiles, and there's a distinction. There's an enmity, pagsisigalot, ang dalawang panig na ito. At meron silang division. Pero dito, sa fourth section ni Paul, ipinakita ni Paul that whether you are Jews or whether you are Greek, as long as you are in Christ, we are in one. We are in unity in a local church. Kaya nga, kung mapapansin natin, ito pong Ephesians 2:1-10, this refers to our salvation. Ephesians 2:11-22, this refers to the church, ecclesiological. Ito, meron pong, and in the middle of that, yung Ephesians 2:10 is the heart of the chapter 2. So, yung chapter 2 po, yung po ang nagmamagitan sa dalawang bahagi ng chapter 2. Ano yung Ephesians 2:10? That we are God's workmanship. Anong ibig sabihin po nito? Na being part of God's workmanship is not only to save the believers and to place them but also to place us in a local church. Amen. Ibig sabihin, Ephesians 2:10 is the center of chapter 2, na yung pagiging workmanship ng mga Kristiyano is not only designed so that we are saved from our past condition, but also to put us into a one body. Anong ibig sabihin po nito? Ang programa ng Diyos in our time is not only to save people, but also for the believer to join a local church. Amen. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay kay Kristiyano, kung ikaw ay hindi paligtas, anong ibig sabihin, Brother RJ, ng ligtas? Ang isang tao po na hindi ligtas, siya yung tao na hindi pa dumating sa punto na siya'y nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Meron pong araw, ang tao po ay naliligtas. Hindi po ibig sabihin, nung nabinyagang ka ng maliit, ikaw ay ligtas na. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ang mga magulang mo, ikaw ay ligtas na. Ito po ay personal mong desisyon na ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at lalapit ka at susuko ka sa Diyos. At ikaw ay mayroong araw na pagpapasyahan mo, natatalikuran mo ang iyong kasalanan at mananampalataya ka kay Jesus Christ na siya ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. At yun po ang kaligtasan. Ang sabi po ng salita ng Panginoon,
Ito po ang ikalawang kapanganakan. Hinalintulad ni Jesucristo na ang kaligtasan ay ikalawang kapanganakan. Instant na pangyayari, one-time event ng iyong buhay. At pagkatapos noon, kung ikaw ay ligtas na, ang sunod na kalooban sa iyo ng Panginoon ay maging bahagi ng isang simbahan. Right. At dyan po nagkakamali ang maraming tao right now. They disregard the importance of a local church. Na hindi nila alam na sa ating panahon, ang programa ng Diyos is not only to save people, to save them from their past condition to the present condition, which is chapter 2, 1-10, they forgot na bahagi din ng programa ng Diyos at layunin ng Diyos sa mga Kristiyano is to be part of one body, the local church. It's very important. Kaya nga, dito mapapansin natin na ito pong section ito, pwede nating i-divide. So we're discussing this. 11 to 22. Pwede natin po itong i-divide sa tatlong bahagi pa rin. In order to simplify this section, we can divide it into three division or whatever it is. So, William, can you distribute this? Can you give the other verse and then if there's an excess? So ito pong section, the fourth section of the doctrinal content, dito ipinakita ni Paul yung past condition. And then yung sa gitna po nito, paano we have unity in Christ? And lastly, our present condition. So kung mapapansin natin yung chapter 2 verse 1 to 10 merong past and present, pero that is for salvation. Pero ito pong fourth section meron pa rin past and present condition pero ecclesiological. So titingnan po natin dun po sa likod ng study notes. So yung pong naka-bracket on in the left side, yung 11 and 12, yan po ang nagpapakita ng ating past condition. Na tayo po being in time past, Gentiles in the flesh. We were Gentiles in the flesh. Dito po makikita natin yung mga description ng pagiging past in Gentiles in the flesh. We are called uncircumcision by the circumcisions. Ibig sabihin po nun, tinatawag tayo ng mga Hudyo na uncircumcised. Ano pong implication nito? Ibig sabihin, you're not part of Abrahamic covenant. So that's yan ang tawag sa atin ng mga Hudyo. Ano pa? Before, we were without Christ. Ibig sabihin nun, we don't have a hope or idea of the coming Messiah, of the Messiah. Ano pa? We are alien from the commonwealth or citizenship of Israel. We are strangers from the covenants of promise. We don't have hope before. We don't hope of the coming Messiah. We don't hope of the coming kingdom. And we were without God in the world. So, pinaka, if you're going to highlight yung pong past condition natin, pwede nating imarkahan na we were pa in time past Gentiles in the flesh. And yung mga naka-underline in yellow, dun po sa study notes, in verse 13, for example, before, in our past condition, we were sometimes far off. Ye who sometimes were far off. Malayo tayo before. In terms ng hindi tayo katulad ng mga Hudyo na meron silang templo, na meron silang high priest na anytime pwede silang lumapit sa Panginoon. At yan po tinutukoy dito ni Paul. In verse 19, bahagi ng ating past condition, we are strangers and foreigners. We're strangers and foreigners. And that's our past condition. Now,
Let's go in chapter, dun sa present condition, before we study yung we give an introduction dun sa middle part, mapapansin nyo po from verse 18 to 22, naka-bracket po siya in blue, ito po yung ating present condition. For through Him, or for through Christ, we both, ano po yung both na to? Jews or Gentiles, we both have access by one Spirit unto the Father. Before, hindi po pwede ang Gentiles lumapit sa Diyos. Dahil ang mga Hudyo po ang merong templo. Sa kanila ibinigay ang batas. Sa kanila ibinigay ang mga pangako ng Panginoon. At ang Gentiles, we have no hope. We don't have God. Without God in the world. But right now, even your Jews or Gentiles, because of the Lord Jesus Christ, because through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Amen. One Spirit unto the Father. Just think about that, Christians. Before, we cannot access God. And in fact, right now, you cannot access God through your good works, through sacraments. And in fact, kailangan mo munang maligtas in order na tanggapin ka ng Diyos Ama. Hindi tatanggapin ng Diyos Ama ang sinuman maliban kay Jesus Christ. Sabi po ni Jesus Christ in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So kung hindi ka paligtas, hindi tinatanggap ng Diyos ang iyong mga panalangin. Napapakinggan niya to, pero hindi niya to tinatanggap. Unless ito'y panalangin ng pagsisisi at pananampalataya. Pero tayo po mga Kristiyano, we were in time past Gentiles in the flesh, but now, through the Lord Jesus Christ, we can access God. Amen. Sa harapan ng Diyos, wala nang masigit kumpara sa Jews and Gentiles. They are both accepted because of the Lord Jesus Christ. At dito, sa present condition natin, mga naka-highlight in blue, Paul used 5 metaphors. Gumamit po dito si Pablo ng 5 paghambing in order to show our present condition. Mapapansin din natin, una, we are part of the fellow citizens with the saints. Pangalawa, household of God. Verse 21, pangatlo, we are part of the building. Verse 21, we are part of the temple and we are part of the habitation of God. Those are 5 metaphors. Now, yung una, fellow citizens with the saint, it seems that Paul is talking about the kingdom of God. Fellow citizen with the saints. Fellow citizens. Ano po, kung ikaw ay naligtas na, ikaw ay magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Right. Hindi lang to para sa mga Hudyo at mga Gentiles, pero sa lahat ng ligtas. Fellow citizen. So it seems na ito ang tinutukoy dito ni Paul in verse 19 ay yung kingdom of God. Yung pangalawa, yung household of God, this is the family of God. Kung ikaw ay isang taong ligtas na, you're not, ikaw ay kabahagi na din ng household of God or the family of God. Yun po yung dalawang metaphor noon, yung fellow citizenship, fellow citizens, it refers to the kingdom of God. Yung household of God, it refers to the family of God. But yung building, temple, and habitation, it refers to the local church at Ephesus. Yung pong building, kung ikaw ay ligtas na at ikaw ay nabautismuhan, you are part of the building of God. You are part of the temple of God. And you are part of the habitation of God. And another metaphor na ginamit ni Paul is in verse 16. One body. That's referring pa rin sa local church. Right. And that's the present condition ng mga mananampalataya. Present condition ng mga mananampalataya. Paano nangyari yun? Paano naging posible na tayo before ay Gentiles in the flesh, we don't have Christ. We are aliens from the commonwealth of Israel. We are strangers from the covenant of promise. We don't have hope. We don't have God. But right now, we are part
of the program of God. We are part of the kingdom of God. We are part of the family of God, and we are part of the body of Christ, which is the local church in an area. Paano nangyari yun? Yun ay nangyari lamang sa pamamagitan ng verse 13 to 17, which is naka-bracket in green, but now in Christ. Ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Kaya lamang pala tayo naging bahagi ng kaharian ng Diyos, ng pamilya ng Diyos, at ng simbahan ng Diyos ay dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 14 says, Christ is our peace. Dati, may sigalot ang Jews and Gentiles, but in a local church, we have peace between each others. And who Christ, God, had made both, verse 14, God had made both one. Pinag-isa na tayo ng Panginoon. And had broken down the middle wall of partition between us. Dati merong division. Kung paano tinitingnan ng mga Hudyo ang mga Gentiles. Merong hiwalayan sila. Meron silang pagsisigalot. Pero sa pamamagitan ni Jesucristo, tinanggal ni Jesus Christ yung middle wall of partition between the Jews and Gentiles. Verse 15, Christ abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself, in Christ, of twain one new man, so making peace. Ibig sabihin po nito, nung si Jesucristo po ay namatay sa krus po ng Kalbaryo, tinapos na po ng Panginoon ang ceremonial law. Yeah. Yung pong commandments contained in ordinances. Upang ang dalawang grupo na ito ay mapag-isa na. Yeah. So right now, we don't have ceremonial law. Yeah. We don't practice Sabbath. We don't practice circumcision for ceremonial. We don't practice those things because when Christ died on the cross, He abolished even the law of commandments contained in ordinances. Right. Pero tandaan niyo po, the moral law of the Mosaic law is still in effect right now. Mm-hmm. It's still in effect right now. Verse 16, Christ also reconciled both unto God in one body, having slain the enmity thereby. In verse 17, Christ came and preached peace to you which were afar off and to them who were nigh. So dito po, ang section na ito, nagpapakita na bahagi pa rin to ng workmanship ng Diyos. Bahagi ng Diyos na iligtas ang tao, pero pagkatapos niyang maligtas, nilayo ng Diyos na maging bahagi siya ng isang katawan ng Diyos. Katawan ni Jesucristo, the body of Christ. Ano po yung katawan ng Panginoon right now sa ating panahon? Yun po ang mga local churches in different area, in our context, yung pagtitipon po ng mga mananampalataya here in Tuktukan, yan po ang katawan ni Jesucristo. Now, of course, walang Hudyo sa ating congregation. That's why we cannot appreciate it properly. Pero ang application po nito, ikaw at ako ay iisa na kay Jesucristo in one body. In one body. Now, ano po ang matututunan natin dito? We're going to discuss this in details in the succeeding weeks. We're going to try to have expository messages on this part. Pero gusto ko pong maging challenge sa bawat isa sa atin. Ephesians 4:3. Yes, we are now in a local church. Ephesians 4:3. So ang Panginoon pala ang naglagay sa akin sa isang local church. Salamat sa Panginoon. Ano ngayon ang responsibility natin? Ephesians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Right. Bahagi ng ating responsibilidad, you and I are responsible to endeavor, to pursue, to give effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mm. Now, according sa context, that's the body of the Ephesians church. But bilang application sa ating panahon,
kailangan natin bawat isa sa atin pag sumikapan natin na mapanatili natin ang pagkakaisa ng ating simbahan. Yes, I'm telling you because there are many churches right now that are destroyed because of disunity. That's a major problem of many churches today. Pero bilang mga mananampalataya, gusto kong malaman ninyo at malaman nating lahat na responsibilidad natin, bawat isa po sa atin, na pagsumikapan, na panataliin ang pagkakaisa. In what way, Brother RJ? In practicality. For example, meron tayong mga services. If you are a member of a church and you purposely plan not to attend a church service, you're not endeavoring to keep the unity of the Spirit in practical sense. If the church organizes evangelizing program for a specific day and you don't join that, you're not endeavoring to keep the unity. Mm-hmm. If the church is praying for something and you don't join the church in praying for that thing, you're not endeavoring to keep the unity in a practical sense. Right. Now, of course, marami pong simbahan right now ang sira. I know churches right now nasira for the reason na hindi nilang napanatili ang pagkakaisa. And I hope na sa ating body, hindi mangyari yun. Now, ang tanong, Brother RJ, paano? Go over in Colossians 3. Actually, ito pong fourth section ito, Apostle Paul also mentioned this in the book of Colossians, which is the twin epistle of the book of Ephesians. Now, what is the basic thing that I can do as a member of a church to endeavor the unity in the church? Ano ang basic thing na pwede kong magawa in order to keep the unity? Colossians 3, verse 11 to 14. Basahin po natin ang sabay-sabay, Colossians 3, 11 to 14. Ready? Read. Where there is neither Greek nor Jews, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ in all and in all. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Now, ito pong Colossians 3, ito po yung nagpapatungkol sa church at Colossae. Pero it's the same tone na pinapakita po dito ni Pablo. There's no more Greek nor Jews sa harapan ng Panginoon. But in Christ, Christ is all and in all. Amen. Ibig sabihin, we have the unity in Christ. Now, gusto kong pansinin yun, sabi ni Paul, therefore, put on therefore, suotin nyo sa makatuwid. Ano yung susutin natin? As the elect of God, holy and beloved, una, bowels of mercy. We should be merciful toward other church members. Kindness, kabutihan. Humbleness of mind. It seems to me that the reason why the churches are broken because there's no humbleness of mind. Meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have quarrel against you, kung meron mang magkatraso sa iyo na church member, kung meron mang nakagawa sa iyo ng mali na church member, ang sabi dito ni Paul, even as Christ forgave you, so also do ye. Kung paano pinatawad ka ni Jesucristo, dapat ikaw church member ay patawarin mo din yung ating other church member. Verse 14, above all, sa lahat ng ito, you need to put on the charity, yung pagmamahal sa kapwa mananampalataya. At ito,
ang nagpapa, ito yung band of perfectness. Ano tinutukoy dito? The church. In the context of the book of Colossians, yung church at Colossae na nag-exist before. Pero in application sa ating panahon, we have to endeavor to keep the unity. Dahil lahat ng tao, which is in the church, mga member ng church na ito, we are all in Christ and we have unity in Christ. At yun ang makita natin. Na bilang member ng church na ito, huwag nawa ikaw ang maging cause ng division. Huwag ikaw ang magnawa ang maging cause ng division. Because ay tulad na nabanggit ko po sa inyo, yes, it's not a major, we don't see it as a problem right now because we are small in numbers. Pero I tell you, if God permits that we'll grow numerically, this problem is prominent sa atin. Pero makita natin today na ako pala bilang member ng isang church, I have a responsibility to endeavor to keep the unity. Because we are all in Christ. And God put us into one body. Na kung ikaw naman sa kaibigan namin right now, Brother RJ, ano yung, it's your first time na mapakinggan yung mensaheng ito. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ang layunin ng Diyos para sa iyo, una, makita mo muna na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Kailangan mong makita na kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mong makita na yung mga kasalanan ang magtatapon sa iyo sa hinaharap patungo sa impyerno. Dahil kaibigan, ang kasalanan po ay merong kabayaran. Ang kasalanan po ay nagre-require ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kailangan mong dumating sa punto na talikuran ng iyong mga kasalanan at lumapit ka sa Diyos na merong pagsisisi at pagpapasako. At yun ang tinatawag na repentance o pagsisisi. Pangalawang bagay na kailangan mong makita, kaibigan, is kailangan mong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ang kalooban ng Diyos, na maligtas ka. At pagkatapos mong maligtas, kailangan mong makita ang kahalagahan ng tubig bautismo upang maging bahagi ka ng isang simbahan. If you're a Christian right now, if you're a Christian right now, you cannot separate your Christian life from a church. Right. Church is very important. A good biblical church is very important in our time. You cannot serve the Lord. Yep. You cannot offer the Lord your services, your love gifts, your offering to the Lord without a church. Yeah, that's good. Church in our time, sinasabihin ko po, ang church sa ating panahon, ang local church, ang pinakamahalagang institusyon na programa ngayon ng Diyos. Yeah, that's right. At yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na maging bahagi ka ng church. Yes, Brother RJ, nag-church naman ako every Sundays. Pero what's your motive? Yeah. Is it because merong brown bag? Is it because meron lang pagkain? Pero pilitin natin na makita natin na gusto kong maging bahagi ng church na yon. And by the way, there are biblical requirements before we accept you into a church. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay Kristiyano na, nagsisinay ako, Brother RJ, na nampalataya na ako, layunin ng Diyos sa iyo, kaibigan, Kristiyano, na maging bahagi ka ng isang katawan, simbahan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Salamat Panginoon dahil meron kami pagkakataon na mapag-aralan ng inyo pong salita. At salamat Panginoon na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay meron na kaming access sa inyo, whether kami ay hindi Hudyo, meron kaming pamamaraan na makalapit po sa inyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At salamat din naman dahil binigyan niyo kami ng simbahan kung saan pwede kami maglingkod, makapakinig na inyo pong salita at maluwalhati namin kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At salamat, tulungan niyo kami, Ama, mga Kristiyano, na panatiliin namin ang pagkakaisa
at patuloy namin kayong maitaas sa aming pong buhay. In Jesus' name we pray. Amen.